Happy Saturday morning, my friends. Happy Saturday morning. Welcome po sa our Morning Manna Short Devotional. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe lang po at paki-click ang join button kung nais po ninyo maging member. At may mga perks na maaaring magpasaya sa inyo sa oras na kayo ay maging member. Ang pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga ay pinamagatang ang biyaya at awa ng Diyos ay nakapagpapasigla. Ang biyaya at awa ng Diyos ay nakapagpapasigla. Sa Biblia ay pinakilala ng Diyos ang sarili sa mga kwento at sinabi ng kanyang mga anointed na manunulat. Sa kanyang biyaya at sa ating pananampalataya, sa kanya, tayo rin ay naging mga anointed. Ephesians chapter 2 verse 8. Ayon sa 1 John chapter 2 verse 20, ito ang sinabi. Kayo ay pinagkalooban ni Ang Banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. And now, God reveals Himself through us and our stories as well. God's grace and mercy is available to us, but we often have a difficult time receiving it each day. Wala sa atin ang perfect, and we all fall short daily. Mistakes happen, and we try again and move forward. When we do fall short, God desires for us to grow, learn, and draw closer to Him for guidance and direction. Ngunit imbis na kumapit sa Diyos, we often are hard on ourselves for our shortcomings and we can be our own harshest critics. Naglagay tayo ng hindi makatotohanang expectations sa sarili natin at ibang tao. Sinikap nating i-handle ang lahat ng bagay sa sarili nating lakas. The good news is that God's grace is a free gift for all believers and covers us, strengthening us to move forward. Ibinahagi natin ang kwento ng biyaya ng Diyos, enabling those who write and read them to teach each other how to live more joyful lives and to develop stronger relationships with Christ. Dahil sa spiritual sharing, prayer, and reading of His Word, tayo ay binigyan ng hindi mabilang na pagpapala at nagbago ang buhay para maging kahalintulad ni Kristo, puno ng biyaya, awa, pag-ibig, at pagpapatawad. When you come to Christ, you do not come to give, but to receive. You do not come to help, but to be helped, or to be rescued. You do not come just to be made better, though thankfully that does happen. But you come to be made alive. Hindi para gumawa ng pangako. Lumapit tayo para maniwala sa kanyang pangako. It is His work and not our own that gives us the gift of grace. Both the Old and New Testament describes God's character as gracious, na ang ibig sabihin ay puno siya ng biyaya at kabutihan at gusto niyang magbigay ng magandang regalo sa kanyang mga nilalang. This is how God described Himself to Moses. Sinabi sa Exodus chapter 34 verses 6 and 7 ang ganito, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsubay at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Sometimes grace is hardest when we've messed up big time. When we sin and feel rightful regret because we have hurt the God we love. We want to earn His love back, like a husband bringing home flowers for his wife to reconcile after a fight. We want to bring God something, anything that will make us feel worthy of His love again. Wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos para magbago ang kanyang disposition sa atin. Hindi ang ugali mo ang may merito ng biyaya, kundi ang pananampalataya. C.S. Lewis wrote, "The Christian does not think God
will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. Well, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ako po ay umaasa na kayo ay tumanggap ng pagpapala bago kayo pumasok at gampanan ang inyong mga gawain. Kung wala naman kayong pasok, ay magkaroon kayo ng magandang araw kasama ang inyong pamilya. Muli po tayo magkita-kita bukas. Tayo po manalangin. Ama sa langit, maraming pong salamat sa ganitong pagkakataon. Maraming salamat sa umagang ipinagkaloob mo sa akin at sa amin. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig at manonood. Mahal po kita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, makita-kita tayo bukas. Bye-bye!